Yo, what's up mga ka-Spikes and welcome back to our channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay welcome sa channel na matinig, ang channel na malupet kung saan pinag-uusapan natin ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga domesticated animal dito sa Pilipinas, kabilang na ang mga exotic pets. And for today's vlog mga ka-Spikes, pag-usapan natin ang mga bagay na pwede natin gawin kapag ka-aksidente nating na-mate or di natin napansin, di natin namalayan, nag-mate yung ating mga hedgehog. Especially yung mga related hedgehogs, no? Nag-usapan natin dito mga related o magkapatid, magnanay, magtatay. Ayan. So nagiging cause kasi yan, nagiging sanhigyan ng inbreeding. So pag inbreeding, so sa mga hindi nakakaalam, sa mga bago pa lang, meron niya masamang epekto. So sa video natin ito ay pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga pwede natin gawin kung sakaling ma-aksidenteng ma-mate yung magkakamag-anak or yung magkamag-anak ay magkaroon ng mating. So mga ka-Spikes, huwag natin patagalin. Umpisa na natin. Tara, let's. So mga ka-Spikes, ano nga ba dapat natin gawin kapag ka nag-mate o accidentally nag-mate ang ating mga hedgehog na magkakamag-anak? So disclaimer lamang po, itong aking mga babanggitin sa inyo ay sarili kong opinion base sa aking experience. And mga ka-Spikes, alam naman natin lahat na meron talaga mga pagkakataon na hindi natin naasahan. Yung mga hedgehog natin ay, alam nyo naman, mga magagaling itong mga escape artist. Minsan, meron tayong mga cage na meron divider and minsan nakakalipat. Kung di talagang secure yung ating mga cage ay may tendency na nakakalipat yung ibang hedgehog doon sa kabilang bin and nakakasalisi, ika nga. Kapag nakalipat sila sa kabilang bin and male and female yung nakalagay doon sa magkatabing bins, and fortunately magkapatid sila o pareha sila ng magulang o magpinsan, tatay, magnanay, so nag-breed o nag-mate sila, and ayun, kung nakita natin na ganun ang nangyari, so ang gawin natin, ihiwalay na lang agad natin mga ka-Spikes. So, baka hindi pa mag-succeed. Pero, step number 2, magantay tayo ng 30 to 35 days. After 30 to 35 days, pag hindi nanganak, or umabot pa ng 40 days at hindi nanganak, so medyo makakahinga tayo ng maluwag dahil nga, ibig sabihin, hindi naging successful yung mating nila. Pero, kapag ito ay naging successful at naglabas ng haglet, so dyan na tayo magkakaroon ng konting problema or pwede maging malaking problema kapag hindi natin na-address ng maayos. Mga ka-Spikes, pagka ganito ang nangyari, so unang-una, i-record nyo yung date, no? Kung kailan ang anak and sino yung parents. So, syempre, mahalagang tandaan ninyo kung yung mga haglet na yan, yan yung naging offspring nung inbreed. So, ang gagawin po natin mga ka-Spikes, magtala tayo ng record para dito sa mga haglets na to. So, mas maganda kung lalagyan natin ng red, so, or markings na nagsasabi na para madali natin matandaan bakit red siya. Kasi nga, sabihin, hindi siya dapat i-release. So, tama po yung narinig nyo mga ka-Spikes, hindi natin siya dapat i-release o ibenta. So, yung iba kasi sa atin, kapag gano'n, ibinibenta pa. So, ilagyan natin mga ka-Spikes ng marking at palatandaan yung record natin. And lagay nyo ron, mag-note kayo na ito ay produkto ng inbreeding. So, anong gagawin natin sa mga haglets mga ka-Spikes? So, nasa sa inyo po ang pagpapasya kung ano yung gusto nyong gawin sa mga haglets. Pero may papayo ko sa inyo, wag po nating ibibenta. So, una ang gawin natin, siguro pwede nating i-keep sa atin na lang. So, i-keep natin kasi sayang naman kung papatayin natin, hindi naman pwede yun. Napaka-inhumane naman ang ganong pangyayari. O ikakal natin, katulad sa iba, no? May mga nagkakal ng, sa ibang hayop. So, pag hindi maganda yung production, ikinakal nila. So, atin, ang gagawin natin dyan,
ay i-keep natin as pet na lang, mga ka-spikes. And wag na wag na wag nating i-breed ulit. So kasi alam naman natin, sabi ko nga, yung inbreeding sa mga hedgehogs particular, eh may masamang epekto. Kung ngayon hindi natin nakikita sa second and third generation, maaari yan lumabas sa mga susunod pang generation. So isa dyan, syempre, yung kanilang health, malaki yung magiging epekto nito sa kanilang kalusugan, and syempre sa lifespan at iba pa. So pwede rin yan mag-cause ng yung tinatawag nating Woolly Hedgehog Syndrome at iba pang mga sakit na pwedeng makuha ng mga hedgehogs natin dahil sa inbreeding. So, pangalawa, pwede tayong magbigay doon sa ating mga kakilala, trusted friend na gusto lang magkaroon ng hedgehog at alam naman natin na hindi ibibreed. So medyo risky rin yung ganun, mga ka-spikes, kapag ibibigay natin sa ating mga kakilala. So may risk pa rin, ano? So kasi hindi naman natin kontrolado yung isip nila. So ano yung dapat natin gawin bago natin ibigay o ipaampon sa kanila, ipa-adapt itong ating hedgehog na produkto ng inbreeding? So ang gagawin natin, syempre kakausapin natin, papaliwanag natin sa kanila na ito ay produkto ng inbreeding at hindi dapat paramihin o i-breed pa. Sabihin natin kung ano yung mga masamang epekto ng pag-produce ulit o pag-i-inbreed ng mga hedgehogs. So, sa ganun paraan, alam nila kung ano yung hedgehog na ibinigay natin sa kanila. Huwag nating ililihim kung ano yung hedgehog na ibinigay natin sa kanila. Ang sa gayon ay tama yung informasyon na kanilang makuha. And of course, dahil ipinagkatiwala natin sa kanila yan, sabihin natin sa kanila na huwag nilang ibebenta yan. So, ang masama kasing epekto niya, mga ka-spikes, kapag ka napunta sa ibang tao, ang nangyayari kasi minsan, di ba? So, maraming nagbibreed dahil sa kala nila madaling ibenta itong mga hedgehog. So, yung iba naman, madali naman talagang ibenta. Kasi, kaya madali dahil ibinibenta nila yan sa halagang napakababa, sobrang baba. Kaya, kung nakabili kayo ng hedgehog na sobrang baba, hindi ko naman sinasabi sa inyo na yan ay produkto ng inbreeding. Kaya lang, magtaka ka bakit napakababa anong benta nila. Ano? Itong hedgehog natin, sa totoo lang, ay medyo mahal yung kanilang pagkain. So, yung kanilang pagkain po ay nasa 200 pesos plus. Yung cat food, syempre, maliban pa dyan sa kanilang kusot. Itong kusot natin, papalitan natin, mga haglets po ito. And mga nasa 4 to 5 weeks na po itong mga hedgehogs na to. So, pwede na natin ilinisin to. General cleaning tayo mamaya, mga ka-spikes. Ayun nga, balik tayo sa topic natin. So, napakababa ng benta ng iba kasi nga, yun, baka produkto yan ng inbreeding. At sabi ko muli sa inyo na hindi ko sinasabi na lahat ng hedgehog na binibenta ng mababa ang presyo ay produkto ng inbreeding. Possibilities lang yan kung bakit nila binibenta ng ganong kababa. Ngayon tayo, nagbebenta ng sobrang baba. So, sana, ayun, alamin natin kung ano ba yung magiging epekto ng pagbebenta natin. Especially, kung ibinibenta natin kaya mababa ay dahil meron ng problema na hindi natin sinasabi sa ating mga buyers. So, maging transparent tayo dun sa ating mga buyers, mga ka-spikes. Ano? And kung nakarating ka na sa punto ng video ito at nandito ka pa rin, maraming salamat. So, naanyayahan kita na mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel para maging updated ka sa lahat ng ating mga videos na gagawin pa. And syempre, pakilike nyo po ang ating Facebook page, ang Spikes and Fur at ang Montalban Feeders Farm. Sa lahat po ng mga nagtatanong ng superworms, out of stock po ang superworms natin sa ngayon. So, masyadong maraming bumibili ng superworms and yung production natin ay hindi ganun kabilis. So, meron siguro mga tinamaan, nagkaroon ng problema. Nabanggit ko na to sa ibang mga videos natin noon na ayun, magkakaroon ng shortage sa superworms dahil sa summer. Nung summer season, maraming breeders na namatay. And ito, ramdam na natin yung epekto sa ngayon. Marami nang bumibili and wala nang mabilhan. So, out of supply yung ating superworms, mga ka-spikes. At yun yung aking mga advice lang sa inyo, mga ka-spikes. Ano? Kung kayo ay aksidenteng nagkaroon ng inbreeding sa inyong facility o sa inyong mga hedgehogs. So, nasa sa inyo po yung choice, mga ka-spikes. And kaya ako
sinasabi sa inyo yan. Kaya ako isinishare sa inyo, syempre, para maiwasan natin yung pagkalat ng mga ganong klase ng hedgehogs. And with that, mga ka-spike, siguro ay, bago tayo magpaalam sa ating video ito, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin. And yun, kung meron po kayong masasakyan pala, mga ka-spike, nagbukas po tayo ng auto repair shop sa lahat ng mga gusto magpapintura, no? Bukas na po sa September itong Bagaas Auto Care Center. So, dito na po kayo magpagawa ng inyong mga sasakyan. I-like, pakilike nyo na rin po yung page natin. May Facebook page tayo. And syempre, matatagpuan yan dito sa Muntalban, Tisal. Nandito po yung ating shop. So, yung mga malapit sa Muntalban at ayan, yung mga ka-spikes natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Sana supportahan nyo yung bagong business natin. And sana ay tuloy-tuloy pa rin po yung suporta ninyo sa atin. Sa lahat ng mga bagong subscribers po natin, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Sana po wag po kayong magsawa sa ating YouTube channel. And kung meron kayong mga gustong content na gusto ninyong gawin natin dito sa ating YouTube channel, ay huwag kayong mag-atubili, i-comment down nyo na yan. At syempre, kung nanonood ka pa rin sa ating video, paki-comment mo naman kung nasaan ka ngayon at saan ka nanonood. Maraming salamat, mga ka-Spikes. Muli ito ang inyong Kuya Ricky nagsasabi. Magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na episode ng Spikes and Fur TV.